Magandang araw sa ating lahat. Tiyak na mayroon na naman tayong matutunan sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel upang maging updated kayo sa susunod pa natin mga video. Sige, birahan na nato ni. Good morning, teacher! Yes, good morning, class! How are you? Fine, sir! Thank you! And how are you too? Oh, I'm also very fine, as fine as fine as you. Sa araw na ito, ay ating mapapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga modelo ng paikot na daloy na ekonomiya. Nakasentro dito ang pag-aaral ng bawat sektor at ang bahaging ginagampanan nito sa ekonomiya ng bansa. Naglalaman din ito ng mga mahalagang halimbawa upang mas lalo nating maunawaan ang gawaing nakakapaloob sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ang ating aralin ay may layuning nakabatay sa Most Essential Learning Competency na naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Mula sa nabanggit na kasanayan ay ating pag-aaralan ang mga sumusunod na paksa. Una, paikot na daloy ng ekonomiya. Kalawa, mga modelo ng pambansang ekonomiya. Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay naglalarawan ng ugnayan ng iba't ibang sektor ng ekonomiya na tuwiran at ditwirang nakakaapekto sa kabuuang kalagayan ng ekonomiya. Ang unang modelo ay naglalarawan ng isang simpleng ekonomiya na binubuo ng sambahayan at bahay kalakal. Ang sambahayan ay isang sektor ng ating pambansang ekonomiya na kinabibilangan ng mga pamilya. Binubuo ito ng mga mamimili na kumukonsumo ng mga tapos na produkto at serbisyo. Ito din ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa, manggagawa at kapital. Samantala, ang bahay kalakal naman ay isang sektor ng pambansang ekonomiya na tagalikha ng mga produkto at serbisyo. Sa simpleng ekonomiya, ipinaliwanag na ang sambahayan at bahay kalakal ay isa sapagkat ang lumilikha ng produkto ang siya ring kumukonsumo nito. Kalawang modelo. Inilalarawan na ikalawang modelo ang pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya. Binubuo ito ng dalawang pangunahing sektor, ang sambahayan at bahay kalakal. Sa modelong ito, masasabing magkaiba ang sambahayan at bahay kalakal. Sa ikalawang modelo, ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Upang maitaas ang produksyon, kailangang marami ang magagamit na salik na produksyon. Bukod dito, kailangang maitaas din ang antas ng produktibidad ng mga salik. Sa makatuwid, kailangan ang paglago ng kapital upang dadami ang oportunidad sa trabaho. Kailangan din na malinang ang produktibidad ng lupa at mapag-ibayo ng entrepreneur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Kapag naisagawa ang lahat ng mga ito, parehong tataas ang mga kita ng sambahayan at bahay kalakal. Sa ikatlong modelo, ang sambahayan at bahay kalakal ang itinuturing na pangunahing sektor. Sa modelong ito, inilalarawan na isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay kalakal ang kanila mga desisyon sa panghinaharap. Sa modelong ito, naging tatlo ang pamilihan. Una, ang pamilihan para sa salik ng produksyon. Pangalawa, commodity o tapos na produkto. At pangatlo ay para sa mga pinansyal na kapital. Sa ikaapat na modelo, papasok ang pamahalaan bilang ikatlong sektor. Ang dalawang sektor, sambahayan at bahay kalakal, ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan.
ang buwis ang pangunahing pondo ng pamahalaan. Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na public revenue. Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod. Ang mataas sa produksyon, produktibidad ng pamumuhunan at produktibidad ng mga gawain ng pamahalaan ay mahalagang salik ng paglago ng pambansang ekonomiya. Kinakailangan na magampanan ng pamahalaan ang tungkulin nito at maipakita na naggamit ng tama ang binabayad na buwis. Mahalagang gampanin ng pamahalaan ang pagbibigay serbisyo sa taong bayan at pagtupad sa iba't ibang pampublikong paglilingkod. Sa ikalimang modelo, ang panlabas ng sektor ay nakilahok sa daloy ng ekonomiya. Nagkakaloob ito ng dayuhang produkto sa pamamagitan ng pag-aangkat at pagluluwas. Sa naunang apat na modelo, ang pambansang ekonomiya ay sarado. Ang saradong ekonomiya ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ekonomiya. Nagaganap ang kalakalang panlabas sa isang bukas na ekonomiya. Ang kalakalang panlabas ay ang pakikipagpalitan ng produkto at salik ng pambansang ekonomiya sa mga dayuhang ekonomiya. Pag-aangkat ang tawag sa pagbili ng produkto at serbisyo mula sa ibang bansa at pagluluwas naman ay pagbebenta ng produkto sa labas ng bansa. Ang mga nabanggit ay mga mahalagang gawaing pang-ekonomiya. Kumikita ang pambansang ekonomiya ng dolyar mula sa pagluwas, ngunit nababawasan naman ang reserba natin ito tuwing mag-aangkat ng produkto. Ang labis sa pag-aangkat ng produkto ay nagdudulot ng masama sa ekonomiya sapagkat maaring malugi ang ating lokal na industriya dahil sa pagdagsa ng imported goods. Ang labis din na pagluluwas ay magdudulot din ng kakulangan sa produkto at serbisyo. Kaya nararapat lamang na balanse lamang ito.